kapit naging perfection natin dito sa bagong trial kasi po. Oh, yeah, we're very much satisfied sa ginagawa natin ng preparation. At the same time, magkakaroon tayo ng overflow sa isang areas natin at sa mga pag-aaral ng residents and those people with essential travel can actually also available sa inyo. Ang pagkakaiba lang nito at sa website natin sa dito kasi since sa tourist dito primarily tourist ang sinaservice na nito. Meron dito ang test we will basically be using hydrogen para dito. So, ano yung presyo sa provinces? Pareho lang. Kaya mag-uusap yung ating mga official region 1 at yung mga siya. Ngayon, meron na po ba tayong kumbaga isolation facility sakaling yung tourist na sinasalila kung nag-positive sa antigen? Oh, meron din. Meron pa yung 16 bed dito. Kaya ilalagay dito ang 16 bed. At the same time, meron pa tayong isolation. Saan tuloy nyo? I-increase natin yan by the end of October. Akit na yung mga 400. Ngayon, 90 yun. Then we have 90 plus additional 40 pa. So we have enough facility of about 220. In fact, using yung data na binigay nga ng dito Department of Health, ang total number of beds lang na i-prepare natin as isolation is around 100. But we have already surpassed that 220. We have a big expansion. 3 weeks ago, we need to increase our capacity for the end of September by 300, and then by the end of October, 400. So, doon kami magpawa na yan. Ang target natin yung 400. Mayor, naset na po ba natin yung limit ng tourist na i-accommodate per day? Papag-usapan pa namin. Kaya nag-meeting ngayon. Nag-meeting ngayon sa lawag para malaman natin kung ano yung manageable level. Siguro titingnan natin yung mga historical data natin. But from there, alam natin kung yung Bible thing. Tapos slowly, increase natin. Alam natin, we experience it, we learn from it. Then on the day, pataas natin. Kung after mga 1 or 2 months, makita natin, kapita na natin, taglagan, then siguro expand na natin sa ito. On the time, focus lang muna tayo na ito kasi dito, kumbaga parang part pa lang natin ito eh. Trial pilot test natin ito. Mayor, anything else you will add your preparation, other preparation for the opening of our tourism? Okay, first is, yun nga, pag-usap kung tayo sa region 2, if they're also willing to join the region group natin, and they said that this time, hindi pa sila ready, yung ibang mga provinces, actually, invite din natin sila dito sa Cordillera. And according kay OIC, RD natin ng Department of Tourism sa CAR, si RD Joby Garong. Sabi nyo, nag-take-off din sila, you know, this one by two, you know, observer muna bago they get health and they get involved dito sa Richard E. Popol Tourism. So right now, it will just be purely a Baguio, exclusively Baguio, and we will want public health number. Mayor, last na lang po, paano po natin i-manage yung mga tourists na dadaan po dun sa areyang sakit ng Cuba na magagarantee ba natin na hindi sila bago pa ng sasakyan? Ano po yung hindi naman. Hindi naman gagawin yan. Otherwise, hindi naman tama na maharangin ng Cuba. Ang destination niya dito. In the same manner na para masasakyan na lahat ng dadaan sa akin dito, papunta sa ibang lugar ng Benguet, haharangin ko. Hindi naman dapat ganun. That is not the right thing to do. Reciprocity. Respetuhan. Besides, hindi naman natin dadaling ng turista doon sa lugar nito. Yung turista na papunta rin sa Bali, exclusively. Thank you po, Mr.